isa sa mga mati ni Idol na hinangaan noon Golden Age of Philippine Cinema, ay ang aktor na si Manding Claro. Siya ay naging contract star ng LBN Pictures na nakagawa ng maraming pelikula sa ilalim ng studio. Si Manding ay itinambal sa aktres na si Nanita Bidal, at ang kanilang love team ay naging isa sa pinakasikat ng kanilang panahon. Mas kilalanin natin si Manding sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Mami, alas 8, hindi kita, ha? Eh, paano ko malalaman kung nariyan ka na? Madali yun! Basta, ikaw lamang ako na. Mabayon! Ikaw ang tanging buhay. O tingin mo ang pagsamo, pag-ibig mo'y di ko makakamtan. Pagkat kundi ikaw ang kasintahan, ay hindi ko masisiyahan. Wala akong hinihintay sa buhay ko, kundi isang kumpang wagas sa puso. Manalig kang wala ng pagbabago, ang pag-ibig ko'y iyong iyong. Tingnan mo nga ang damit ngayon kahit kahit na saan, sa eskwela o simbahan man, ang suot nilang nasasayaw. Dapat ipagbawal Ay, ito ang papinagbuhin, tingin mo ang sinasabi. Sayaw na pag pinagbuti, gumaganda ang iyong ate. Kung ayaw mo maging loli, ika ay magsayaw na bugi. Si Manding Claro ay ipinanganak noon March 14, 1940. Sa edad na 14, si Manding ay pumasok sa pag-aartista, at unang nakita sa pelikulang teenager noon 1954. Siya ay gumanap dito, bilang suporta sa mga bida ng pelikula, na sila Nida Blanca at Nestor de Villa. Dito rin niya unang nakatambal ang aktres na si Nanita Vidal. Ang kanilang tambalan ay minahal ng mga movie fans, at sila ay naging isa sa mga tanyag na love team noon. Sila ay nagkasama sa ilang mga pelikula, at ang mga ito ay naging blockbuster hit sa takilya. Ilan sa kanilang mga pinagtambalan ay ang Dalagit at Binatilyo, Ikaw Kasi, at Banda Uno, noon 1955. Puppy Love, at Medalyong Perlas, noon 1956. Phone Pal, at Troop 11, noon 1957. Naging maganda ang pagtanggap ng mga movie fans kay Manding. Siya ay isa sa mga pinakahinangaan mati ni Idol ng kanyang panahon, at siya ay nagkaroon ng maraming mga fans. Ilan pa sa kanyang nagawang pelikula sa ilalim ng LBN Pictures, ay ang Dama Huanagang, kasama sila Leroy Salvador, at Charito Solis sa ilalim ng direksyon ni Tony Santos. Kayo na may kayuma, ang bawat hindak nito'y at pambawi ng luta, ang bawat galaw ng tagtarak ay ka-ika-ikaya, kung ikaw ay may umbay, magtayaw ng tag-tag-tag-tag-tag. Thank you.
ang balae, nakasama naman sila Delia Razon, Mario Montenegro, Hector Reyes, at Chona Sandoval. Eddie Jr. Detective, kasama si Eddie Rodriguez, at Linda Rojas. Ay Pepita, kung saan ay nakasama niyang muli si Mario Montenegro, at Nita Javier. Casa Grande, sa pangatlong istorya nito noong 1958. Mr. Announcer, noong 1959. Pakipot at Teenage Crush, noong 1960. Kalaunan, ang aktor ay nagdesisyon na lumipat sa Sampaguita Pictures, at dito ay nakagawa siya ng ilan pang mga pelikula. Ilan dito ay ang mga batang artista noong 1964, kasama sila Rosemary Sonora, Lito Legazpi, at Jean Lopez. All Over the World noong 1967, kasama naman sila Eddie Gutierrez, Rosemary Sonora, at Loretta Marquez. Si Manding ay nakagawa rin ng ilang mga pelikula sa iba pang film productions tulad ng Ako'y Ibigin Mo Dalagang Matapang sa ilalim ng BP Pictures noong 1963. Pinoy Beatles at Doremi I Love You sa ilalim ng Ambassador Productions. At Way Out of the Country sa ilalim naman ng United Brothers Productions. Matapos ang kanyang stint sa paggawa ng mga pelikula, si Manding ay nagdesisyon huminto sa pag-aartista, at balikan ang kanyang unang fashion na pag-awit. Siya ay nakagawa ng mga musical films noon, at gusto niyang buhayin ang kanyang career bilang singer. Siya ay naging tagumpay sa pag-awit sa loob ng maraming taon, at nakalibot sa iba't ibang bahagi ng Asia, para sa kanyang tour at singing engagements. Noong 1976, si Manding ay muling tumanggap ng role sa pelikulang Silang Matatapang, na nagsilbing comeback niya sa industriya. Subalit matapos nito, siya ay agad din huminto, upang mag-focus naman sa kanyang pamilya. Habang nagkakaedad, ang dating aktor ay naging aktibo naman sa Catholic Charismatic Community sa kanilang lugar. Wala nang masyadong impormasyong nakapubliko tungkol sa dating mati ni Idol noon. Subalit sa ilan mga post sa social media, sinasabing si Manding ay malakas at malusog pa rin sa kanyang edad na 81. Siya ay masaya at tahimik na namumuhay ng malayo sa showbiz, kasama ang kanyang pamilya. Noong December 2013, si Manding Claro ay nabigyan ng star sa Eastwood City Walk of Fame bilang pagkilala sa kanyang mga naiambag sa industriya ng pelikula. Ang dating aktor at singer ay isang tunay na inspirasyon para sa kanyang mga tagahanga. Si Manding ay hindi nasangkot sa anumang malalaking kontrobersya habang siya ay nag-aartista pa at siya ay nagretiro sa showbiz nang walang naging masyadong aberya. Ang kanyang naging buhay sa labas ng showbiz ay napanatili niyang private at masasabing si Manding ay naging tagumpay sa kanyang piniling buhay. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Manding Claro, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mag-aari ka ba? Oo. Kaya ang mabuti, tapusin mo ng pag-aari mo, bago mo ipagpatuloy kung ano yung ginibala. Kung hindi mo sa akin masabi ng harapan, hindi gumanong ka nalaman, ang nalalaki na na. Ano ka nakuha yung gaganong pa ako? Hindi. Baka gumanong ka, ibig sabihin mo. Oh, ayoko nga.